ng visual art, which is drawing. Sa drawing, nagkakaroon tayo ng representation of any object by hand. Ang medium na ginamit ko rito is pencil. So, makikita nyo yan. Drawing ko siya. Na-inspired ako dun sa anime na Yamato na Deshiko. So, siya si Suna ko dun. Ang visual art na madalas makikita, lalo na sa bahay ng mga Katoliko, is yan. Yung sculpture ni Jesus Christ. So, pag sinabi nating sculpture, it operates in 3 dimension and usually molded by hands. Sa tingin ko, ang pagkakagawa sa kanya is kinarve siya or may mga materials na tinanggal para mabuo yung image niya. Isa pa sa artwork na madalas makita sa bahay, especially sa dining room, is yung famous artwork ni Leonardo da Vinci, which is The Last Supper. Pero yung dyan kasi is ibang materials yung ginamit niya. Yung original kasi niyan is painting. Naka-embossed din yung image dyan. So yun. Pinapakita dyan yung last meeting ni Jesus Christ with 12 apostles before his crucifixion. Ang common artwork nowadays is photography. Before, camera lang ang ginagamit para makapag-picture, pero sa sobrang daming gadgets na naimbento ngayon, like iPad, iPhones, tsaka marami pang iba, napakarami nang pwede nating magamit para makapag-picture. Etong photo na to is na-capture nung nasa Ocean Park ako last December. Yeah, makikita nyo, sobrang unexpected siya kasi pinatungan ako ng ahas sa lake. This is applied art under woodcrafts. Makikita natin, hindi lang siya aesthetically pleasing to the eye. Functional din siya. So, ito yung shoe cabinet namin. Yan, mga lalagyanan ng sapatos. So, makikita natin na hindi lang siya maganda, meron pa siyang gamit. This is a hoverboard. In the past few months, isa to sa naging patok na gadget. So, this is under the industrial design. Industrial design is the use of both applied art and applied science to improve the aesthetics, design, functionability, usability, and even marketability of a product. Digital arts, or commonly known as computer arts, widely used in creating websites, kagaya na itong ginagamit ko ngayon, Facebook. Meron din iba like video games, templates, clip arts, at marami pang iba. So, itong digital art naman talaga, nagbigay naman talaga siya ng boost sa art industry dahil newer, and hindi lang newer, kundi innovative yung tools na ginagamit sa pag-create ng artwork. Hello, nandito tayo sa kwarto ko. Yung paraan ng pagkakaplano ng design and the layout of this room, ang tawag doon is interior design. Pero hindi lang yung nag-a-apply sa kwarto. Pwede rin siya sa kahit anong architectural space. At may mga professional talaga na gumagawa nun. Ang tawag sa kanila ay interior designers. Ito yung pinto ng CR namin. Mapapansin nyo na yung salamin niya is stained glass, which is developed during the Gothic era. At alam nyo ba na ang world's largest stained glass window ay located sa Kennedy International Airport in New York City. This doodle under visual art, which is calligraphy, makikita natin na visually appealing yung pagkakalettering sa kanya.